We make change work for women. Yan po ang naging tema ngayong araw na to as Pro 10 celebrates one of the most empowering event dito sa ating rehiyon. Tara, samahan niyo po kami sa activity natin ngayong araw na to, the kickoff ceremony of 2022 Women's Month. Sa araw na ito, isang espesyal na panauhing pandangal ng kickoff ceremony ng Women's Month 2022. Isang napakahalagang babae sa buhay ng ating humble servant, ang ilaw ng tahanan ng pamilya Acorda, ang ina ng Regional Director ng Police Regional Office 10 na si Miss Purificacion Acorda. Agad naman sinimula ng programa kung saan nagkaroon ng isang invocation, isang welcome remarks naman ang ibinahagi ng ating Chief ng Regional Medical and Dental Unit 10. Binigyan din ng parangal ang mga worthy and notable female PNP personnel sa kanilang kakaibang dedikasyon at sa kanilang natatanging kagalingan sa field of law enforcement. Isang karangalan naman para kay Miss Purificacion Nicole Acorda, mismong anak ng Pro 10 RD, na ipakilala ang kanyang pinakamamahal na lola sa lahat ng mga personnel ng Pro 10. At ang pinakihintay ng lahat, ang marinig ang mensahe mula sa isang bukod-tanging babae, ang ina ng isang napakagaling at natatanging pinuno ng buong kapulisan ng Region 10. Allow me to express my respect and admiration to all the women members of the PNP and the armed forces in general, who brave the dangers and challenges of protecting the community and at the same time carry the awesome responsibility of nurturing their children to become future leaders of the country. Mabuhay to all women, mabuhay sa mga kababaihan. As part of the program, isang pasamasid ang isinagawa ng mga kababaihan na pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Sara Jacinto, ang battalion commander ng troops. Isang dance presentation naman ang inihandog ng Pro 10 Command Events Coordinators para sa ating panauhing pandangal. Isang demonstration din ang ipinakita ng Pro 10 Lady Scuba Divers. Hindi rin patatalo ang mga kababaihan ng Regional Mobile Force Battalion 10. Isang ma-action naman na immediate action drill ang kanilang ipinakita sa event na ito. Ang event na ito ay naging daan para maipakita ang kakayahan ng mga kababaihan. Kini nga bulan para kini sa mga kababaihan, dako kayo mong pasalamat nga gitagaan kami bulan. Unsa ang among pwede mahatag, ma-share ng mga talents sa mga police women sa Regional Mobile Force Battalion 10. Pinaagi anong pag-demonstrate namo sa immediate action drill. Ang mabuhat sa laki, mabuhat gyapon sa babae. Muna ang gitawag na to, women empowerment. Daghang salamat. In this time, we really feel that all of us women are already empowered. You know why? Because binibigyan na po tayo ng chance ng mga kalalakihan. It doesn't mean that we are already empowered. It already marginalized men. So we owe this to them and we are grateful to all the men out there for always supporting and giving a chance as mga babae na pwedeng mag-lead sa panahon ngayon natin. Sino ang nagpapa-inspire sa iyo, ma'am? Of course, I have a daughter, my family, and of course, the beauties here na nasa likod ko po. I am really overwhelmed with joy. I am really very grateful. I did not expect this occasion. I am supposed to be celebrating my 80th birthday sa Ilocos. I really considered it an honor to be with you. And first of all, thank God, kasi sila siyang nag-inspire sa inyo to give this honor to me. I really cannot say the words na hindi enough ang words na magpasalamat sa inyong kabutihan, sa may pinakita niyong pagmamahal. Thank you very much for giving me this love and care and honor. And to all of you members of Region 10 at sa lahat ng mga civilian officers too, thank you very much. Sa araw ding ito, binisita ng Butihing General ang Leukemia Patients and Parents Organization o LUPAPO. Kasama din sa activity na ito ang mapagmahal na ina ni RD na si Miss Purificacion Acorda. Laking tuwa ng mga bata na binisita sila ng mga personahe ng Cagayan de Oro City Police Office at ng Regional Community Affairs and Development Division. Isang prayer and blessing for the children ang ginawa ng Regional Pastoral Officer 10. Isang special presentation naman ang hinahandog ng LUPAPO children.
Naantig naman ang puso ni Miss Purificacion Acorda. Idinaan naman niya si isang mensahe ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga bata sa pagkakataon na makilala sila. Isang advanced birthday surprise ang hinihandog para sa kanya na labis niyang ikinatuwa. Sa araw ding ito, namahagi ang ating humble servant ng mga food packs, sanitation kit, and other supplies na kinakailangan ng mga Liupapo children. Oh, kami mapasalamaton yun sa PNP, labi na din sa Cagayan de Oro nga nag-initiate ani nga mga butang nga makapalipay para sa mga bata nga adunay sakit nga leukemia. Bisan tuod nga daa sila yung mga gipangbati ug na sila yung mga problema, gihatagan sa kapulisan ug kalipay ilaban gyud sa tong halangdon nga regional director Binamin Acorda nga iyaha gyud kauban ang iyang mga pamilya nga wala na to damang nag-birthday ang iyang mama diri pa ginya gihil. So thank you kayo ilaban gyud sa inyo nga naa dinhi karon sa mga kapulisan nga atoang mga gisaligan dinhi sa ato sa Mindanao. Well, nakita natin to last December 26 yung kalagayan ng mga bata, and I have the feeling na gusto kong bumalik every now and then. Although at times, nahirapan akong bumalik kasi parang every time that I come here, nadudurog ang puso natin. And when my mother decided to give something, sabi niya magbibigay siya ng kanyang pera. So I decided na ipakita rin sa kanya to. Her being a former health administrator, care center administrator, I think baka may mga idea rin siya na may share, and maybe she can impart something kung paano ma-improve yung facilities nito. They need help. And as a regional director of Proten, I'm giving my portion of or my share of supporting these kids para naman in one way or another maibsan yung kahirapan nila. On the part of Proten, we will do our bloodletting para dedicated sa kanila. We'll make some arrangement with the Red Cross siguro so that the beneficiaries of this blood donation activity, bloodletting activity, will be prioritized sa kanila. And I am urging the members of the community na willing na or nag-donate na dati, they can join us in this activity. At yan po ang mga kaganapan ngayong araw na to kasama ang ating humble servant and regional director ng Police Regional Office 10. Shout out nga pala sa lahat ng mga kababaihan, strong and powerful women ng Police Regional Office 10 at sa buong Northern Mindanao for making Northern Mindanao as beautiful as they are. Maraming salamat din po sa ating immediate action drill team na nasa likuran natin ngayon all the way from Regional Mobile Force Battalion 10. Once again, this is Trixie Baby kasama niyo ngayon, and for those who bago sa ating channel, you can click the subscribe button and of course the bell button for more updates. And to all of the women of Police Regional Office 10, mabuhay po tayong lahat!